CVT niya. Ayan, magandang araw po sa inyo mga sir. Ayan, Honda Click na naman po yung ating gagawin ngayon. Issue nito mga sir, sumisipol sa may panggilid. Ayan, kailangan mo natin siyang kailangan mo na siyang panda rin para may parinig ko sa inyo. Bari hindi ko na may papakita sa inyo kung paano ko siya panda rin sa may handle o sa susian. Itututok ko na lang ito sa may part ng ano. Ayan, maandam na yung motor. Ngayon yung tunog ng CVT niya. Ayan, kala mo may bakal na natuturog o kumakayod sa loob. Ngayon, para ma-check natin yan kung anong problema niyan, kailangan muna natin mabuksan yung CVT cover niya, yung crankcase cover. Diyan natin makikita kung ano yung problema ng unit. Ayan, inoff ko muna yung makina para hindi na siya uminit kasi magbubukas tayo. Pinainin ko sa inyo kung ano yung gagawin natin at makita natin sa loob kung ano yung problema nito. Ayan, natanggal natin yung cover. Ayan, nag-start ito nung nagpalit ng vent. Ayan, tapos ngayon, papanda rin natin siya ng anong naka-open. Gagawin natin, tanggalin natin yung pulley para makita natin kung saan tayo magsisimula o kung ano yung gagawin natin. Papanda natin ng walang pulley. Ayan, inapulley yung makina. So, tanggalin natin yung pulley. Yan ang locker tray. Yan, tinanggal muna natin. Tapos, ngayon, papanda rin natin uli. O yan, tumahimik. Ba-under po yung motor. Yan, nawala yung parang sumisipol sa loob. Ibig sabihin, ang may problema rito, yung third drive. Kaya tatanggalin natin ito. Tagay natin ito. Size ng tornillo natin dito, 19. Tapos, luso na 22. Ayan, nilagyan ng locker tray. Ayan, no? Papansin nyo yung bearing sa loob, hindi tinanggal yung cover niya. Tapos, sa try natin, paikutin yung ano. Ayan, gulong, walang problema. Nakikita ko may problema rito. Ayan, dito. Yung kanyang torque drive bearing. Ayan, nakikita ko may problema rito, mga sir. Ayan, ito yung mga parts ng CVT. Ayan, okay naman yung mga bola, slider piece, okay din. Ayan, bali aftermarket na yung kanyang lining. Tapos dito mga sir, yung nagpapaingay dito na parang may nagkakaskasan na bakal, dito po yan sa torque drive bearing. Ayan, aftermarket na rin yung nakalagay dyan. Siguro pagkakaalam ko dito, Shopee made to, tong bearing na to. Kaya lagi kong sinasabi minsan sa mga nauna kong vlog na patungkol sa mga bearing, napakahirap pa siyang gumamit ng aftermarket o sabi na lang natin na local yung bearing. Yan, madaling masira. Parang kakapalit lang ito. Pero ganoon na lang kung umingay. Yan, siyempre nakakabahala. Alam mo kung may
nasisira ng parts sa loob ng makina, pero dito lang pala nanggagaling dahil sa aftermarket na bearing natin. Yan, kaya dapat kung sakali na kayo magpapalit, dapat original bearing pa rin ang gagamitin nyo para dito. Tapos wag nyo kakalimutan na lagyan siya ng grasa, kasi napaka-importante na may grasa yung mga bearing, kasi itong bearing na to hindi siya naliligo ng langis, kaya kailangan applyan ng grasa. Tapos dun sa bearing sa pinakaloob nya, ayan, mapapansin nyo yung kulay pula or orange. Ayan, hindi tinatanggal yung takip. Ginagawa ko dyan kapag ako naglulubog nyan, tinatanggal ko yung takip na yan. Tapos nire-repakan ko siya ng grasa para mas matagal. Tapos dapat ang grasa ang gagamitin niyo diyan, yung high temp, para kahit sa sobrang init hindi po siya nalulusaw o hindi siya nagiging parang tubig style, ganun. Kaya dapat lagi niyo i-double check yung ginagawa niyo kung sakaling kayo maglalagay o magpapalit ng bearing ng motor niyo sa torque drive. Yan, para hindi kayo matulad dito. Ayan, tansya ko, parang kapapalit lang to. Yan, sira agad. Ayan, bali, nagpapabili pa ako ng bearing. At medyo mahirapan tayo maghanap ng bearing. Tapos ngayon, gagawin ko muna, ititesting muna natin, lagyan ito ng grasa. Yan, wala man lang kagrasa-grasa nilalagay. Kaya napaka-importante na dapat ina-applyan ng grasa. Makikita naman sa loob ng torque drive, ayan, wala talagang kagrasa-grasa. Kaya dapat lagi natin na yan, dino-double check. Mas maganda kung every 6,000 km papalinis kayo ng CVT para na-apply ng grasa. Machu-check rin yung mga bola. Ayan, medyo okay-okay pa naman, malinis naman yung unit. Ayan, tapos testing mo natin lalagyan ng grasa, tapos pandry natin ulit siya kung magbabago ng konti. Habang nagpapabili tayo ng parts ng torque drive bearing, check natin kung makakabili siya, sir. Okay, katry mo natin ibalik dito, mga sir. Lalagyan ko muna siya ng grasa. Ayan, oh, pinapaikot ko yung gulong. Walang kaingay-ingay. Ayan, lalagyan natin ng grasa. Ayan, hindi natin malagyan ng grasa yung pinaka-bearing sa loob dahil may cover. Kaya dapat kapag once kayo naglalagay, nag-a-apply ng ganyan, dapat tinatanggal nyo yung ano, yung cover. Papandry natin, hindi ko muna binalik lahat ng tornilyo. Mata na yung ayan, maandar na yung motor. Ayan, tumahimik siya ng konti, hindi siya ganun palakas. Ayan, dahil kakulangan yan sa grasa kung bakit tumiingay yung CVT natin. Kaya dapat lagi nyo dinodouble check every 6,000 km dapat nagpapalinis kayo para na-applyan lagi lang ano, grasa. Ayan, pero mas maganda kung mapapalitan pa yung bearing na yan para mas lalong tumahimik. Ay, babalik ko muna yung mga tornilyo. Tignan ko na lang. Ayan, tumahimik. Okay, bali pabibili mo natin si sir ng bearing dahil medyo malayo yung pagbibili natin ng bearing. Yan. Tapos mamaya, bibidyo ko ulit mamaya kung paano tayo magpalit ng bearing.